akin ang huling halakhak. Isang kwento ng isang babae na nakaranas ng pangapi ng kanyang madrasta sa pilitang inilayo ng kanyang ina sa kanyang ama para malayo sa pagmaltrato. Subalit sa kanyang muling pagbabalik ay muling nakaranas hindi lamang ng pangapi kundi ng kamatayan. Subalit ang bakas sa kanyang pangapi ay siya niyang ginamit upang makapaghiganti. Akin ang huling halakhak! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Akin ang huling halakhak! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ang nakaraan, nagpatawag ng bigla ang meeting si Mr. Sanchez. Nabigla ang marami nang sabihin ni Mr. Sanchez ang bigla nitong pagpunta sa Amerika dahil lumala ang sakit ng kanyang asawa. Bumanggit siya ng ilang pangalan na kung saan mamimili siya kung sino ang kanyang itatalaga bilang OIC at ang limang yon ay binigyan niya ng questionnaire kung saan ibabas niya ang kanyang pagpili sapagkat ayon sa kanya ay wala siyang itulak kabigin sa kanila at isa si Leo Ralos ang napili niyang pagpilian sapagkat si Leo talaga ang gusto nitong pumalit sa kanyang pansamantala. Ganun pa man binigyan ni Mr. Sanchez ng parehas na laban ng mga matatagal na at mahuhusay din itong empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng praktikal na pagsusulit. Samantala, hindi pa rin magawang makatulog ni Mr. Sanchez dahilan sa mangyayari kinabukasan sapagkat ihahayag na nito ang magiging OIC ng Shama Company. At ngayon mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang ating dulang pinamagata. Akin ang huling halakhak! Dalian mo. Oo na, nandiyan na ako. Oh, may dalaglag na papilsimag ka. Pupulutin ko nga. Baka kung importanteng papils mo niya. Oh, maliit na notebook ito. Oh, nako, umalis na sila. Hindi ko na sila maabol. Hindi ko na may habol itong maliit na notebook na. Ano kayang laban nito? Listahan kaya ng utang niya? O listahan ng pautang niya? Malalaking halagay ito ah. Araw-araw. At panilibo. 10,000. 8,000. 5,000. At meron pang 20,000. Eh, anong mga ito? At lahat yata ng bids may lipo at nakalistang araw pa. Ano kayang mga ito? Pautang niya? Uutang niya? Eh kung pautang niya, ang ibig sabihin, may malaki siyang pera na ipinapautang. At kung utang naman niya, eh paano siya makakabayad ng araw-araw at panaylibo pa?
Hindi ko basta-basta matanong si na Magda at Vince. Dahil hindi ko naman talaga alam kung ano ang mga pera yon. Kaya lang tama si Miguel. May posibilidad na ang mga iyon ay pera ng kumpanya. Oh, kaya hindi ko basta-basta maipagkatiwala sa kanila ang kumpanya. Ah, sana. Sana si Leo. Malamangan ni Leo ang apat para siya na ang itatalaga kong OIC ng kumpanya. Anong sinabi mo? Isinama ka pa rin eh, Mr. Pablo Sanchez? Ang pangalan mo sa pwede niyang pagpilian? Ay, opo, inay. Eh, hindi ba tinanggihan mo na ang alok niya nang pumunta siya dito noong isang gabi? Oo, inay, pero isinama pa rin niyang pangalan ko sa pwedeng pagpilian niya eh. Ikaw talaga ang gusto ni Mr. Pablo Sanchez na mamahala sa kanyang kumpanya. Ay kung ganon, bakit nga ba hindi mo tanggapin, ha? Eh, botong-boto siya sa iyo, eh. Inay, sabi ko nga sa kanya, isang karangalan ang mapili niya akong OIC, pero paano naman ang pwedeng sabihin ng mga datihan ng empleyado? Eh, unang araw ko pa nga ho, eh. May narinig na ako eh. Ay naku anak, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng ibang tao? Eh paano naman kasi inay kung dahil sa akin eh matitisod sila? Eh nakasulat sa Biblia inay na nagkakasala ang isang tao kapag ang pinanggagalingan ng katitisuran niya eh sa ibang tao rin. Ang ibig sabihin, kung nagkasala ang ibang tao dahil sa akin, eh nagkakasala ako. Dahil sa akin, kaya sila nagkasala. Ay, paano sila matitisod eh? Wala ka namang ginagawang masama. Hindi ka nag-aangke ng hindi mo pag-aari. Wala kang tinatapakang tao. Eh si Mr. Pablo Sanchez na ang may-ari ng Siama Company eh. Ang may gusto na gawin kang CEO, wala ba siyang karapatang mamili sa kung sino man ang may gusto niyang magtrabaho sa sarili niyang kumpanya? Eh, ewan ko ba, inay. Naguguluhan din po ako eh. Ay, dinggin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo na susulat sa Biblia na huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka sa poong may kapal at mapapanatag ka. Ngayong araw ko na malalaman kung sino ang nakapasa sa pagsusulit. Sana naman, si Leo ang makakuha ng pinakamataas na score. Yan din ang inaasam ko. Dahil sa kanilang lima, mas panatag ang loob ko kay Leo na siya ang pag-iiwanan kong mamamahala ng kumpanya. Eh, kayo lang naman eh. Bakit idinadaan niyo pa sa pagsusulit eh? Nasa inyo naman ang lahat ng karapatan na piliin kung sino ang gusto ninyo. Hanggat maaari, ay ayokong may masasaktan sa mga empleyado. Lalo na ang mga matatagal na. Siyempre, iisipin nila, bakit hindi sila nilagay ko sa ganung posisyon? Eh, matatagal na sila sa kumpanya, di ba? Papa, hindi nasusukat sa katagalan ang pagiging matatag ng isang kumpanya. Kung minsan nga,
kung sino ang matatagal na, ay sila pa ang nangungupit dahil alam nila ang pasikot-sikot ng kumpanya. Naisip ko na rin yan, anak. Ah, siya nga pala. Ang kuya mo pala, nasaan? Umalis na po, Papa. Ano? Umaging umaga, umalis? Saan daw pupunta? Ay, naku, si Papa talaga. Parang hindi kilala si kuya. Ay, kailan kaya matatauhan ang kuya mo? Papa, huwag na kayong umasang magbabago pa ang kuya. Lalo na ngayon, na pinahintulutan ng batas ng ibang bansa, na pwede nang magpakasal ang mga taong pareho ang kasarian. Dito nga lang sa bahay siya nagpapakalalaki. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Papa, paglabas na paglabas niya ng gitnang bahay, babae na siya. Okay na ba itong kolbata ko, sweetheart? Huwag mo nga akong kausapin. Pag ganitong kinakabahan na ako. Relax ka lang, sweetheart. Malamang, isa sa ating dalawa ang mapipili. Isipin mo ha, yung dalawa ay magre-retero na. Eh, kanino pa ba mapupunta ang OIC na position? Kundi isa sa ating dalawa ha. Nasali nga ang gwardyang yun? Ano ka ba? Walang laban sa atin si Leo. Wala pa nga siyang 2 linggo dito eh. Magpapakaba ka ba sa isang baguhan lamang? Kaya relax ka lang. Kung hindi ako, ay ikaw ang mabibili na OIC. Yan ang paniniwala ko. Parang hindi yata magkatugma ito ah. Ako ba ang nagkamali na nag-audit o sadyang maling nakasulat dito? Leo? Oh, kuya. Bakit? Ano pang ginagawa mo dito? Bakit nandito ka pa? Eh, tinatapos ko lang ito. Ginagawa ko eh. Mamaya na yan. Eh, hindi pwedeng mamaya nito kuya kasi... Leo, ano pang ginagawa mo dito? Tara na sa loob. Sabi ko na nga sa inyo. Sinabi ko na sa kanya eh. Nandito pa siya. Mamaya na yan. Tara na. Tika muna. Anong tika muna dyan? Halika na. Maya't maya pa, ay papasok na si Mr. Pablo Sanchez sa conference room. Eh, kaladkarin mo na yan. Kaladkarin mo na yan, Jemmy. Nakita mo ba si na Mrs. Aurora Dominguez? Oo. Gayat na gayat din sila katulad natin. Umaasa pang mapipili. Eh, mga gurang na. Tama ka dyan. Sa ating 5, tayong 2 lang qualified na qualified. 10 years, 8 years na sa kumpanyang ito. Matalino at magaling tayo pareho. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kasama. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Good morning din po, sir. Narito na ba ang lahat? Opo, sir. Opo, sir. Dito na po kami lahat. Dito na po kami. Ang mga 5 pinagpipilian ko, naririto na rin ba sila? Opo, sir. Opo, sir. Mabuti naman kung gano'n. At nang magkapagsimulan tayo. Umaasa ako na sino man ang mapipili na pansamantalang hahalili sa akin ay susuportahan ninyo na tulad ng pagsuportang natanggap ko sa inyo.
Maasahan ko ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maasahan ko ninyo. Yes, sir. Bueno, nasa akin ng kamay ang limang pinagpilian ko. Hanggang sa mga sandaling ito, ay hindi ko pa alam kung sino ang magiging OIC. Kanina pa ibinigay sa akin ng resulta. Pero gusto kong malaman nating sabay-sabay kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na score na siyang itatalaga kong pansamantalang OIC. Bueno, ito ang si Mr. Dominador Sebastian ay nakakuha ng 92. Oh, eh, palagpakan. Palagpakan naman si Mr. Sebastian. Kahit may edad na, umaarangkada pa rin. Ang taas, yan ang OIC. Pangalawa ay si Vince Villarmino. Nakakuha naman ng 88. Palagpakan din natin. Ha? 88 lang? Mas mataas pa si Mr. Sebastian. Ang pangatlo ay si Miss Magda Santillan na nakakuha naman ng 95 na puntos. Sabi ko na sa'yo eh, ikaw ang maging OIC. Hindi ka nga pumalya ng hula. Ako ang magiging OIC eh. Eh, sino pa nga bang tatalo sa... Ang pang-apat ay si Ginang Perla Dominguez na nakakuha ng 85. Palagpakan po natin si Ginang Perla Dominguez. Congratulations, sweetheart. Ikaw na nga ang OIC. Salamat, sweetheart. At ang panglima ay si Ginoong Leonardo Ralos na nakakuha ng bago yan eh. Wala na. Oh, bago yan. Ang panglima ay si Mr. Leonardo Ralos na nakakuha ng 98 na puntos. Inuulit ko, si Ginoong Leonardo Ralos ay nakakuha ng 98 na score. Grabe. Kaya siyang itatalaga kong OIC na tulad ng dating napag-usapan. Ha? Nang sino mang makakakuha ng pinakamataas na puntos ay siyang pansamantalang OIC ng kumpanya. Habang wala. Woo! Go, go, Leo! Go! Leo, go, go! Palagpagan po natin si Ginoong Leonardo Ramos. Go, go, go! Bakit naman kaya siyang nakuha? Leo, go, go, go! Kasama, uminahon lamang po tayo para po tayo ay magkaintindihan. Idinaan ko ang pagkatalaga ng OIC sa pamamagitan ng pagsusulit para hindi sabihin ng kahit isa sa atin na bias ako. Ibig sabihin, wala akong kinalaman sa kung sino man ang napiling OIC ngayon, kundi sa sariling katalinuhan lamang ng bawat isa sa limang pinagbilian. At gayong si Mr. Leonardo Ralos ang may pinakamataas na puntos, ay itinatalaga ko siya ngayon bilang OIC habang wala ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit ba naman si Leonardo? Bakit ba naman si Leonardo Ralos eh? Baguhan pa lang yan eh. Baguhan po siya, sir. Baguhan lang yan. Bagong-bago yan eh. Siya nga naman, sir. Bagong-bago. Wala pa nga siyang 2 linggo dito. Mga kasama,
Umaasa ako na susuportahan ninyo at irerespeto ang pagtatalaga ko kay Leo. O kay Leonardo Ramos. Bata-bata man siya sa ating paningin. Naniniwala ako na magagamparan niya ng buong talino at husay ang trabahong maiiwan ko ng pansamantala. At ngayon, tinatawagan ko si Leonardo Leo Ramos na magbigay ng mensahe sa ating lahat. Kahit na maiksi lang, palakpakan po natin siya. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Pablo, sa tiwalang ibinibigyan ninyo sa akin. Nagulat man ako sa trabahong iniaatang ninyo sa akin, pinapangako kong gagawin kong lahat para mapanatiling matatag ang kumpanya na pansamantala ninyong iiwan. Ganun pa man, Sir, ay umaasa ako na sila po ay susuporta sa akin ng mga kasamaan kong iniatang sa akin na trabaho ni Mr. Pablo Sanchez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir, ito na po yung mikropono. Maraming salamat din, Ginoong Leonardo Ramos. Natutuwa ako at tinanggap mo ang trabaho ito. At para sa kaalaman ng lahat, hindi lamang matalino si Leonardo Ramos, siya man ay masipag din. Alam marahil ng lahat dito na ang buhay na pinanggaling niya. Siya ay dating security guard ng building na ito, na paminsan-minsan ay nauutusan kong mag-car wash. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagka-car wash, ay nakita ko na siya ay isang tapat na manggagawa. Hindi kumukuha ng pag-aari ng iba. Isang katangian na mahirap na matagpuan sa ngayon. Kaya muli, palakpakan po natin si Ginoong Leonardo Ramos na siyang OIC ng kumpanyang ito. Hindi ko tanggap ang pagkakabiri sa Leo na yun. Ikaw lang ba? Lalo na ako. Tanggap ko pa siguro si Ginoong Dominador Bilarmino ang OIC. At least, alam kong matagal na siya dito. Pero ang Leo na yun, dati lang gwardiya. Hindi ko patatanggap. Hindi ko rin tanggap ang Leo na yun. Pero kailangan nating magkisama kay Mr. Pablo Sanchez. Anong magkisama ang sinasabi mo? Unfair ang ginawa niya. Oo, alam ko. Pero wala tayong magagawa. Siya ang may-ari ng kumpanya. Ano? Tatanggapin na lang ba natin na ang isang baguhan at guardian car wash boy ang siyang mamamahala ng kumpanyang matagal na nating pinagtatrabahuan? Hindi ko rin tanggap na siya ang OIC. Pero kailangan nating tanggapin. Hindi. Saan ka pupunta? Kakausapin ko si Mr. Pablo Sanchez. Huwag na. May plano na ako. Kaya huminahon ka. Ako na ang bahala sa Leonardo Ramos na yan. Ano ang pinaplano ni Magda? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata.
akin ang huling halakha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, June Cabato, Amy Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Akin ang huling halakha! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.